Si Marlene din ang pinag. Magluluto tayo ng ham. Para sa breakfast ng alaga ko. Ayun, baliktarin na natin. One time, I cooking to the oven, but it's not good to cooking oven. Saglit lang ito. Hindi siya pwede matagalan. Para hindi siya tumigas. Ihalo sa salad. Kuha ko sana yung saging ko na niya. Nilabas ko sa microwave. Lagay ko sa ibaba. Kukunin ko sana. Wala na palang laman. Piste. Iniwan yung nagaya. Hinay. You're fine. Ako? Kakaiwanan mo yung nagaya. Nagkatagod. Dampo ko. Akala ko nandoon pa. Piste. Pag ganun ko, ay, wala na palang laman. Alimtiyanan. Ano tuloy na luto ako, wala na palang laman. Tagal na ako ah. Sabi ko, kaunin ko, kain na lang naman. Hapon ko. Ilagay ko sa ubi ko sa ano ba? Sabi ko, pagsilip ko, apa, may ano ah, kainin, unahan lang pala. Nilabas ko nga kasi kanina, yung sa microwave niya. Pinasok ko yung hapon. Kasi wala kang kumain. Hindi mo ako nakita, kain lang sa hapon. Araw-araw na uban niya kung si ating ora. Eh, tumitig ba? Oo. Kasi, ang ano natin bawa, kailangan din na
pinapaarawan para kung ano ba yung ano ba yung may plima ka. Ang tama. Ano daw niyan, ang plima, tutuklak daw yan. Kumbaga, aangat, hindi didikit sa baga natin. Yun nga, sinabi sa akin ng doktor din. Pagkagay ko nga ba? Tapos yung ano mo ba yung ano ba, ito ba o ginagalaw mo, nakatapat ang baga mo sa araw daw. Sa araw. Igano-gano mo siya, ba yung ano yung baga mo. Ang dalaw na natin, hindi daw magkikip talaga ang mayroon ka. Sige, hindi mo pabayaan.